Alright guys, welcome back again sa ating channel guys. I'm Ard Sniper TV. Alright, nandito tayo ngayon sa Mindanao. Sa ano to, Osamis. So ipapakita ko sa inyo yung ating site ngayon na ito ay malaking old tree, mango ha, mangga. So kayo nang bahala guys kung saan dito, basta ipapakita ko sa inyo. Kayo nang mag-remap ha, basta ipapakita ko sa inyo kung anong mga nakikita ko dito sa puno ng mangga. Alright, samahan nyo ako guys. Pinakamalaking puno ng mangga. Ayan, napaka old tree na po niyan. Itong sanga niya guys ay nakaano to sa 45 degrees. So itong mangga na to ay triangulation to, na facing east itong mangga na to. Itong mangga to ay nakaharap sa araw. So yung tatlo nirimap natin. Tsaka ito pinupuntahan na to ng ano, marami na pumupunta dito. At nagsasabi na itong harap daw sa araw ang may laman. So pinuntahan nga natin, hindi naman tayo nabigo sa pag-remap. So tumugma nga naman, itong sanga na to ay facing east. Yan. So nag-bearing lang tayo sa 45 degrees dahil lahat ng sign ay nasa 45 degrees. So yan yung pinakasanga niya. At ito yung pinagputulan niya ng sanga. Yan. Yan. Pinutol talaga yung sadya niya yung sanga na yan. Yan. Nakaliter Y. Ayan, nakaliter Y. Tsaka dito ay sadyang pino. Sabi nung may-ari ay dati na to, hindi na talaga. Ito ay nakaliter B. B. So pointer down. So liter B ito. Ayan. Paano ba? Ayan. Ayan, nakaliter B yan. Pointing down yan. Tapos guys, dito sa may gilid ay meron siyang ayan. Ito, pinutol, sadyang pinutol talaga to. Ayan. Sadyang pinutol talaga to. Liter C. Nakaliter C ito. May butas ito. Tapos dito sa taas ay may butas din. Ayan. So ito ay pointing at nakaliter B din siya. Nakadirectional, nakadireksyon din siya dun sa 45 degrees. So yan. Pagka sa malayuan yan. Heart din siya kung tawagin. Yan. Tapos dito sa 45 degrees guys ay meron. Ito yung sanga niya. Ito. Yan yung sanga niya ay nakaumbok. Ayan, sa 45 degrees. Ayan. Nakaliter Y. Nakaliter Y. So, pamula dito sa puno, nagsuka tayo ng 3 feet dahil 45 degrees papunta doon. Ayan. So, nag-bearing tayo ng 3 feet. 3 feet. Sa 3 feet tayo nag 45 degrees, tapos 3 feet yung sinukat natin. So, maari kayang nandito sa baba, guys. Ha? Ayan, nakaumbok yan. Nakapointing down to siya. Ayan. So, hindi ko lang ipapakita yung butas dahil sa 5 feet may naabutan na kami yung kahoy na 1 yard nakahiga. So, ibig sabihin ay maari kayang hindi na siya lumalim pa. So, itong puno at saka sanga guys. Liter C yan siya. Ayan, liter C. Kung sa malayuan sa titingnan ay liter C. Yan, liter C. Yan, yung sanga ay nakabiring yan sa 45 degrees itong sanga na to. Ayan. Binutas namin dahil pag-akala nandyan sa sanga pero hindi. Ayan yung putol ng kahoy guys. Halatang halata na nakapointing down. Liter B. Or ano pa man siya. Ayan. Dito yung kabuuan niya. Tapos yung sanga ay nakaliter C. Yan, kita niya yung sanga na yan, liter C. Ayan. Ayan siya guys. Tapos ang isang mangga, sabi nung may-ari, ay dito, nakatayo. Yan. Tapos yung isa ay doon. Facing south naman siya. North. Tapos ito yung east. Na, nakaliter C. Ayan. Ayan yung kabuuan ng mangga guys. Ayan. So old tree na talaga siya. Ayan. Tapos dito sa gitna ay may nyug na luma na rin. Old tree na rin siya. Old kukunat na rin. Pero ito yung pinakamangga. Isa lang ang may sanga na malaki guys. Sa 45 degrees siya. Ayan. Alright guys. Maraming salamat sa mga kaibigan natin dyan. Kung mga treasure hunter na napaka husay na, please comment down below na lang. At ito ay
ito yung kapaligiran dito. Ayan. So napakasukal talaga, nasa kalagitnaan kami. Ito nga palang mangga na to, guys, ay matagal na pinaghahanap. Dahil napagitnaan siya ng litter Y, nasa ilog. Ayan, yung mangga na yan. Ayan. Ayan, naka-litter C siya. Ayan. Hindi ko lang kukuhanan yung butas. Pero yung sanga na yan ay naka-litter C siya sa 45 degrees. Ayan. Ayan. Dito yung angle natin kukunin. Ayan. Ayan. Ayan yung sanga na yan ay putol sa 45 degrees. Ayan. Ayan siya, guys. Ayan. Ayan. Yung putol yan sa 45 degrees. Diyan pinutol hanggang diyan. Naka-litter Y yung sanga na yan. So kukunan natin sa ilalim. Ayan. Kung dito natin titingnan, guys, naka-litter B yung putol ng sanga. So maaaring ginamot nga siguro ng nilagyan ng gamot ito para maghilom agad yung sugat na pinagputulan. Ayan, napakalaki ng sanga na yan na pinutol. At saka naka-litter B siya. Ayan, litter B. Kita nyo, guys? Ayan. Ayan, naka-litter B siya. Ayan. Nakaganan siya. So, printing down. Kasi nakatugma siya sa 45 degrees 3 feet. Ayan yung, dito yung 3 feet niya. Ito sa nakaumbok. Ayan. Tapos yan yung printing niya na litter B na nakaturo naman dito sa ilalim. So, may naabutan na tayong kahoy sa ilalim sa 5 feet, sa 4 feet, 1 yard yung sukat ng kahoy na nakahiga. But guys, thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel, Arch Sniper TV. Alright. Thank you for watching.